Buong lalawin. Mga kaibigan, andito po tayo ngayon sa bayan ng Real Quezon. Kasalukuyan po ngayon ay nag-file ng Certificate of Candidacy ang kasalukuyang incumbent mayor dito po sa bayan ng Real. Si Mayor Bing Gestro kasama ang kanyang team na kanyang kapatid na si Doyle Gestro. After dito mga kaibigan ay sila po ay magpupunta sa tapat ng munisipyo para sila ay magkaroon ng photo ops. Ayun sila. Ang team na ito, ito po yung team ng Action Derecho ng grupo ni Mayor Bing Diestro Aquino. Mayor, good morning po. Nakapag-file na po kayo ng inyong Certificate of Candidacy sa pagtakbo muli ng pagka-mayor dito po sa Real Quezon. Ano po ang mga inaasahan ng mga residente po dito sa bayan po ng Real Quezon? Ngayon, magandang umaga po sa inyo lahat. Of course, ngayon po ay nasa gitna pa rin tayo ng pandemya. Pero sa kabila noon, we remain steadfast with our team, Realenyo, disiplinado, Realenyo, produktibo. We will focus on our peace and order and public safety. Also, yung pong produktibo portion, yung patuloy na pagbibigay ng kabuhayan sa ating mga sektor ng lipunan at patuloy po na pagpapatupad ng ating mga development programs para sa bayan. Ayon po sa mga nailatag na ito mga nagdaang panahon. Of course, kailangan po ng continuity. This is my last term as a municipal mayor and marami pang kailangan gawin bagamat nasa gitna tayo ng pandemya. I'm very happy that my team, Team Action Diretso, is a strong team and a very capable team to handle this coming term 2022-2025. Sa ngayon, ito pong huling termino po ninyo, maliban po dun sa inaasahan ng mga tao, ano pa po yung mga nakapending na mga dapat pang gagawin? Of course, yung ongoing nating water system, and then yung mga 5 barangays yan. Meron tayong plano na mga i-develop na areas natin, yung Proclamation P11. Ang pangarap natin dun, malagyan ito ng terminal complex dahil alam naman natin ang Northern Quezon Real ang gateway natin. And then meron din po tayo syempre na inilalakad na bagong cemetery, municipal cemetery dahil talagang punong-puno na yung cemetery natin. Meron tayong pondo para sa lupa. Inaayos na lamang yung pinaka-design nito. Ito yung mga major po, no? And then third is our ito po ating educational center. Meron po tayong nilalakad na lupa para magkaroon tayo ng available lot para sa mga educational institutions, mga public or private. Kasi gusto natin mag-invite dito sa ating bayan. And then we also have a lot in barangay Malapad na gusto natin gawing agri-aqua demo farm, tourism area. And then napakarami pa eh, pati yung settlement natin, although not next year, but we do a lot of design master planning kasi para mailakad natin sa mga financing institutions. Malalaking proyekto ito para sa bayan. I also look forward to the upcoming Real kasi is becoming the renewable energy hub of our country. So meron tayo ngayong mga parating na mga bagong renewable energy source like yung ating wind energy. So that is something to look forward to. Pangirit, panawagan niyo po sa bayan po ng Real. Napakahalaga na sa gitna ng pandemya yung pagkakaisa. Yung sa gitna ng pagkakaiba-iba. Alam natin na meron tayong kani-kaniyang mga opinion, meron tayong mga kani-kaniyang prinsipyo. Pero sa kabila nito, kapag ang intensyon natin ay tumulong ng lubos sa bayan, tumulong ng tunay at tapat sa bayan, aalamin natin ng objektibo ang lahat ng mga issues at concerns na kinakaharap ng bayan. At aalamin natin kung ano ba ang totoong istorya sa kabila ng mga issues na meron tayo ngayon. Kaya sa mga kababayan ko, maghinilini po tayo. Tayo po ay gawin natin ang lahat para alamin bilang mga mamamayan ano ba ang magiging partisipasyon ng bawat isa, lalo na po sa halalan 2022. Handang-handa na po, Mayor, ang inyong pong team.
Handang-handang-handang-handang-handa. May isang hirit pa ako, Mayor. Sino nagbibigay sa iyo ng inspirasyon na lalo-lalo pang magkayo magpupursige? Alam mo, hindi naman to sana, pero of course, I lost my father and my brother recently, no? My brother last December 7 and my father last March 29. Two leaders that were loved and admired in this municipality. Their memories keep me moving. And also, syempre, yung alam naman natin na may pangarap din tayo at sariling vision para sa Real na gusto pa nating ipagpatuloy. So, kahit mahirap, hindi madali pong mag-file ng candidacy, hindi madali maglingkod sa bayan, pero sa tingin ko kaya kinakaya kasi kalooban ng Diyos yun. Napakahalaga ng pananampalataya sa Diyos. Thank you, Mayor. Thank you. At ngayon, ikakausapin natin itong yung kanyang katandem na kapatid na si Doyle Gistro na tatakbo rin na Vice Mayor. So, first time niya nasasabak sa politika. Boss Doyle, good morning. Ano ang malaking challenge sa iyo ngayon sa pagtakbo ng pagka-Vice Mayor dito po sa Bayan ng Real? Ang isang challenge ko ngayon, matagal ako kasing hindi nagpapakita sa mga kababayan ko. Pero sa lahat na nangyayari dito, tatlo kaming lalaki ang nasa likod lagi. Ang tatay ko at ang aking kapatid na si Dave. Yun nga, marami nagsasabi na walang karanasan sa politika. Agad first time ko ngayon. Pero ito lang masasabi ko, walang pinagkaiba ang pagpapatakbo ng malaking kumpanya sa pagpamamahala ng isang bayan. At aking tinatakbuhan ay Vice Mayor. Ang trabaho ng Vice Mayor ay tumulong sa ating Mayor upang lahat ng kanyang mga naisip na programa sa ikabubuti ng ating kababayan ay mapatupad. Yun lamang. Ano po? Ay sama-sama tayong lumipad sa dating na 2022. Umasa kayo na walang nagbago sa aming pamilya. Kami pa rin naman po ito. Ang nagbago lang ay yung mukha ng lalaking Jesso na umaharap sa inyo ngayon. Yun lang po. Mga kaibigan, si Makarunda, si tatakbong vice sa mayor dito sa Bayan ng Real, si Doyle Gistro. So, yan po Makarunda, ang kaganapan dito sa Bayan ng Real, Quezon.